meron tayong concern, yun, ano ba kung ang paggawa? Okay? Paano ba ginagawa yung ating mga hair strand, yung mga hair highlights, in other words, paano ginagawa yung buhok pagdating sa water painting. So this time guys, meron tayong sample. Ayan. So ito yung medyo highlighted na hair. Okay, ayun. Okay, paano ba ginagawa yung mga ganyan, yung sobrang malinipis. Ayan. Actually guys, pag gumagawa kayo ng cover painting, siyempre, lagi natin nakakalimutan yung buhok, ano? Usually, pagdating sa buhok, black, plain black na lang nilalagay natin. So ako kasi, much more kasi tingnan, mas maganda kasi tingnan pag yung detailed yung buhok. Okay? Like this one, oh. Ayan, so nakita nyo, hindi lang siya plain black. Okay? So mas maganda pa rin tingnan kung buo yung mga details, like this one, ayan, oh. Ito na yan, yung mga sobrang nipis na yan. Okay? Tapos, ito pa. Ayan, sobrang detailed yung buhok na ito. Kitang-kita niya yan, sobrang detailed. Okay, so ang technique nun, nakita niyo yung guys yung may mga madidream na part na yun. Okay, so dun yun binabagsak yung mga, yan, yung mga dark tones ng oil. Pag-anon. Tapos, depende rin sa way ng buhok. Kung ang way ng buhok ay pabagsak, so ganun din yun, pag-way. So sinusunod lang ito, inaayon natin yung ating brush stroke doon sa buhok. Okay? Ayan. Okay? So, karaniwan kasi mahirap sa pagbabae kasi yung masyadong detail yung buhok. And this time naman, ayan kung paano sa lalaki. So, ganun din. Same procedure. Okay? So, gagawa tayo ulit. Ayan, sample tayo. So, meron ako ditong unfinished artwork pa. Yun, kita nyo yung hair niya. Puro black lang, di ba? So, lagyan natin ng details. At syempre, gawa tayo ng mixture ulit. Okay. Yung ating solution. Ayan. Okay. And most important kasi, pag gagawa tayo ng buhok o yung mga hair strand, importante po yung ating mga brushes na ngayon, mga pino. Ito talaga, meron siyang mga brushes na gawa sa mga, ayan, panggawa ng hair. Gawa ng hair strand. Okay? So, meron pa yun yung maliliit. Okay, pagkita ko sa inyo. Ayan, kung paano na-achieve yung ating mga buhok. Ayan, through the use of fine detailed brush. Ito niyan. Sobrang liliit na yan. 0.01, 0.2. Okay, this time gawa tayo. Okay, kita nyo guys. So usually kasi ginagawa ng ibang mga artists o copy artists o kung ano to man, pagdating sa buhok, medyo pag siyempre medyo nahihirapan o medyo tinatabad na rin, gusto madaliin. So ang ginagawa nila, pure black na lang yan. Pure black. Okay, so sabi ko, this time, mas maganda yung detailed. Ayan, para mas maganda yung gawaan nila sa copy painting. Handa natin yung mga brushes. Ayan, kitang-kita niya, di ba? So, sumusunod siya. Kailan kung gano'ng kapino? Yun. Di ba? Kung gano'ng kapino yung ating mga brushes na kailangan po siyempre sa papipainting. Okay? So, first step. Ayan. So, ginagawa po natin, iwawash po muna natin. Ayan o. So, ito yung buhok. So, wash lang po natin sa diretso ganon. Wash. Ayan. So, hindi natin nila lahat. Okay. Ayan, tira tayo ng highlight ng konti. Tapos, ito. Wash yung ganon. Huwag yung ula lahat. Tira tayo konti. Okay, ganon din dito. Kung saan yung direction ng buhok. Kita yun. Doon. See, huwag yung ula lahat. Okay. Ayan na yan. Okay, so this time, ito na yung first na ginagawa natin, winawash muna natin yung tapos tira natin nila lahat. Yung nila lahat na totally black na gano'n. So tira tayo. Okay, so this time ito na po yung ating dark solution. Ibig sabihin yung makapal. Ayan, makapal siya. Kanina manipis sa solution, ito yung dark na tinatawag nyo. Dark solution ko. Okay. So simple lang, no? Kung saan pumapagsak yung buhok, doon po maiiwan yung
dark. Okay, yung dark shade, like this one. Okay. Yun lang, oh. Okay, so dito ko siya pababagsakin. So, doon siya may iwan. Okay, yun, oh. At syempre, kung saan yung una, diba, let's say dito yung madilim, pasok yung brush. Okay, yun lang. Ito yun. Ito yung difference, guys. Okay. Okay. At syempre, yung buhok, pagka dito, mag-weave pa gano'n yan, diba? So, i-weave mo rin yung brush. To this. And then, wave here. Okay. Wave here, wave here, wave here, wave here, wave here. Okay, tapos, nakita nyo yun dito, ito na yung mating na part. Ayan. Okay. Pag-gagano'n nyo lang yan. Wave doon. Okay. Tapos, yung pinaka-detailed na brush. Ito na siya. 0.001. Siya na yung mag-highlight ng ating buhok. Okay. Kita nyo yun, guys. So, ang point doon, kung gusto nyo maganda yung buhok, gamit kayo ng pang-hair strand na brushes. Yan. Kita nyo yan. So, mas maganda rin sa copy painting yung kita yung detail. Kasi monotone yan eh. Wala nung ibang kulay, kundi kulay kape lang. So, gawin na natin yung maganda. Okay. Tapos, syempre, yung medyo lumalabas-labas doon, gano'n lang siya, guys. Okay. Okay. So, gano'n lang po yun, yung ating tips sa nagtanong. Yun, kay Sir Lance Corpus ng Camarines Norte. Yan, ito lang yung request kung paano ba gumawa ng hair strand. A simple tip. Para po sa ating mga coffee art lovers at syempre para sa mga gustong mag copy painting. Okay, tune in again guys para sa ating more tips on Bohemian Coffee Channels. Maraming salamat po and good morning.